naman. Female ngayon eh, so... Bakit? Papastad, syempre. Tapos? So, guys, bibigyan ko kayo ng 5 tips kung paano nyo masigurado yung pagbubuntis ng female nyo. Pero bago yan, tara. Samahan nyo ako. San nga? Mask. Wallet. Susi. Let's go! Let's go! So guys, ito na yung female natin. Nakuha na natin siya sa ating client. So, yung unang tip para makasiguro kayo sa pagbubuntis ng female nyo, number one, is dapat nasa kondisyon yung female. Dapat malusog, hindi payat, hindi rin obese. So kung makikita nyo yung female na ito, ng client natin, maganda yung katawan niya. So nabuhat ko siya kanina, mabigat, so maganda nasa kondisyon. So yung kondisyon dapat natin dyan is unang-una dapat nasa right age siya. So right age ng isang female dapat minimum na yung isang kalahating taon. Mas maganda kung 2 years old and above, tsaka nyo pa lang siya papastad. Tapos hindi sobrang taba, hindi rin sobrang payat, nasa tamang timbang lang, sa tamang kondisyon. Tapos nasa loob na rin yan ng kondisyon is dapat deworm, na deworm dapat yung aso bago mastad para malinis yung loob niya. So ang pangalawang tip natin is dapat tama yung bilang ng hit nyo. Yung fertile period niya dapat alam nyo. So again, kung gusto nyo makasigurado sa pagbubuntis ng aso nyo, number one, ipa-smear test nyo or progesterone test. Pero kung again, kung wala kayong budget or malayo yung vet or naka-holiday break, meron akong video sa description. Ito sa thumbnail na ito. So, dyan yung guide kung paano nyo malalaman kung fertile yung female nyo kahit walang test. So, yun. Una, nasa kondisyon, nasa right age, na deworm para malinis. Number two na tip, tama yung fertile period ng female nyo bago nyo ipastad, bago kayo mag-set ng date. So, number three, pag nakaset na kayo ng date, alam nyo na kung kailan yung date ng mating date ng aso nyo, pipili kayo ngayon ng magaling na stud. Hindi lang sa magaling pero proven na stud. Kasi dito, ini-insure nyo nga, di ba? Gusto nyo makasigurado na mabubuntis yung female nyo. Dapat piliin nyo yung stud na proven na. Ibig sabihin, nakakabuntis na. Pero kung sakaling sa lugar nyo, walang proven na malapit sa inyo, puros mga first timers yung male, piliin nyo yung pinaka, hindi naman sa pinakamaganda, pero yung right age, dapat 2 years old and above din na male stud. Kasi kung 1 year and below, medyo alanganin pa. Around 8 months makakabuntis ng male, 9 months makakabuntis.
Pero kung talagang sinisigurado nyo na mabubuntis yung female nyo, dapat 2 years old and above. So number 1, proven. Kung hindi pa proven yung malapit na stud sa inyo, dapat right age. And then kung right age naman, dapat trusted yung breeder or yung stud owner. Dapat ano, dapat honest siya. Kumbaga, sabihin niya na kailan yung last stud nung lalaki, yung male. Kasi yung iba dyan, kakatapos lang mag-stud 1 day ago, 2 days ago, mag-schedule na naman ng stud, which is wrong. Mali yun. Minimum na yan ng stud, minimum na ng male stud is 5 days bago makapag-reproduce ng matured na sperm cell. Minimum na yan, 5 days. Pag below 5 days, alanganin, kahit proven yung stud, alanganin mabuntis yung next na female na i-schedule. So, dapat dyan, may pahinga. Maganda yung minimum 5 days. Mas maganda kung 1 week pataas, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, maganda. So, guys, ang napiling stud, si Saito, ito. Good boy, Saito. Good boy. Pang-apat na tip ko is dapat healthy food and vitamins. Before, during, and after stud. Dapat maganda yung pagkain at saka sagana sa vitamins yung female nyo. Hindi pwedeng bibigyan nyo lang ng vitamins pagkatapos ma-stud. Or pag lumaki na yung tiyan, dapat before, during, and after may vitamins ang aso. Kasi nga, kinukondisyon nyo yung katawan ng aso para mabuntis, hindi yung pagka na-stud lang at saka nyo bibigyan ng vitamins. Alanganin kayo dun. Kasi kunwari, kulang sa nutrition, kulang sa nutrients yung katawan nyo, tapos pagbubuntisin nyo, proven nga yung male, pero unhealthy naman yung female. Hindi mabubuntis. Number 5, syempre, iwasan nyo yung stress. So, na-stud na yung aso nyo, iwasan na natin na may stress siya. Maraming nagtatanong, sir, yung aso ko talon ng talon. Sa cage niya or sa labas, talon ng talon. Hindi kaya mabuntis yun or makunan. Meron ang pagkakaiba yung tumatalon yung aso kasi masaya. Meron naman yung tumatalon yung aso kasi stress siya. Like, may nakita siyang pusa, may nakita siyang daga, talon ng talon, kung ano, saan pupunta. At this oras ng gabi may kinakahulan or hindi makatulog ng maganda, may stress yun. Pero pag yung aso na tumatalon dahil masaya, nakita kayo, nakita niya yung owner, nakita niya yung amo niya, masaya, normal yun eh. Normal activity ng isang aso yun eh. Actually yung exercise nga, yung pag walk and konting exercise na pagtakbo, healthy yan eh. Hindi yun ikakasama or hindi yun ikakalaglag ng mga tutang dinadala niya. So yun, 5 tips. Sana nakatulong ito. Kung nakatulong, subscribe para tumami ang ating viewers at marami pang masuportahan itong channel na ito. Salamat.